Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Exclusive, Lito Atienza, nahaharap sa 4.5 billion pesos plunder case ombudsman. Atienza, ipinakukulong. Manood lamang sa video ito para sa mga detalye. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay magsubscribe ka na para updated ka sa aking mga videos. Matapos ngang hindi sangayunan ni Lito Atienza ang paglalagay ng white sand sa Manila Bay na na-approve naman sa incumbent mayor Isko Moreno, ay binatikos siya ng maraming netizen. Ayon kay Atienza, hindi naman daw talaga mapapaganda ang Manila Bay sa paglalagay ng white sand, ay marami daw itong gagastusin na hindi raw kakayanin ng Manila City Government. Dahil dito ay naungkat ng mga netizen ang kaso ni Lito Atienza nung siya ay DENR Secretary. Ayon sa mga netizen ay hindi daw dapat magmalinis si Lito Atienza na tila raw ay walang kinakaharap na kaso. Nahaharap daw sa 4.5 billion pesos plunder case ang dating Manila City Mayor na dating DENR Secretary dahil sa overpriced na pagpapaganda at pagpapalinis sa Pasig River. Ito ang isinampang kaso ni Amando Titanco Jr. na dating BSP Governor. Ayon sa mismo report ng The Manila Times, ay nahaharap sa 4.5 billion plunder case si Lito Atienza na dati ring DENR Secretary na sila sana ang mamahala sa pagpapaganda ng Pasig River noong taong 2008. Nilabag nila Atienza, Tablan at Gatpolintan ang anti-graft law dahil pinasok nila ang isang kontrata na kung lugi ang ating gobyerno dahil ito ay overpriced at hindi dumaan sa public bidding. Ang dredging contract ay overpriced, nagkakahalaga ng 3,000 per cubic meter, pero ang tunay na presyo lamang nito ay 200 pesos per cubic meter. Ayon din kay Titanco, ang kontratang pinasok ni Atienza ay mahigit 4.5 billion pesos na mula sa loan sa Belgian government at ang kulang ay pinasan naman na ng Philippine government. Ang proyektong ito ay magtatanggal ng 2.83 million cubic meters ng silt debris at sediment sa 3-kilometrong Delpan Bridge papuntang Manila Bay, kasama din ng 17-kilometrong lagusan patungong Napindan floodgate. Sabi rin ni Titanco ay maaaring hindi tinapos ang nasabing proyekto dahil wala namang ebidensyang ito ay tinapos. Ang paghukay ng dumi sa ilog na dapat ibabaon sa ilalim ng Manila Bay kagaya ng nakasulat sa kontrata. Ngunit, ang reklamo kina Lito Atienza at mga kasamahan nito ay hinayaan nilang dalhin ang mga nahukay na dumi para itambak sa southern coast ng Manila Bay malapit sa Bacoor, Cavite para magamit sa pananambak sa isang land reclamation project. People behind the project profited to the gross and manifest disadvantage of the government and the people. Ayon sa reklamo. Sabi rin ni Titanco, dahil hindi naman nangyari ang nakasaad sa kontrata, ang tubig ng Manila Bay ay naging polluted dahil sa mga toxic substance at nalagay sa panganib ang kalusugan ng Manila residents. Sa balitang ito na inilabas ng The Manila Times sa kanilang opisyal na website, nalaman natin na noong nanunungkulan si Lito Atienza bilang DENR Secretary ay hindi naman ito napaganda at nalinis ang Pasig River na karugtong ng Manila Bay dahil hindi rin natapos ang nasabing overpriced project ni Lito Atienza. Ayon sa mga environmentalists, panahon pa lang ni dating DENR Secretary Lito Atienza ay mayroon ng proyekto ang DENR. Ngunit hindi nila ito nagawa na maayos kung tutuusin sila pa mismo ang nagpalala sa polusyon ng Manila Bay. Kaya mga kapwa ko Pilipino, ano ang inyong reaksyon o komento sa balitang ito? Comment down below!